tonelada pong mga elephant tusk na nakumpiskan itong mga nakarang taon. Ang winasak po sa DNR kanina, ito parang di na manakot, may benta pa mga ito at bilang pagkundina na rin sa pagpatay po sa mga elepante. May live report si Marisol Abdurman. Marisol? Alam mo, Jiggy, gumangit na nga ng backhoe at piso ng mga taga-DNR kanina nang sirain nga nila ang limang pinalatang elephantas kanina. Galing pa raw ito sa iba't ibang lugar sa Africa na nakumpiska pa nila simula noong 1996. Ang mga elephantas to, na ito ay mula pa raw sa 500 elepante at nagkakahalaga raw ito, Jiggy, ng tumataginting na $2,000 bawat kilo o mahigit 18,000 pesos. Kaya kung susumahin, ang mga sinira kanina ay nagkakahalaga ng 420 million pesos. Pagamat mataas ang halaga nito, kailangan daw itong sirain ayon mismo sa kalihim ng DNR na sira montahe. Maaari raw kasi itong pag-interesan at nakawin para pagkakitaan. Pagpapakita rin daw ito ng ating gobyerno na seryoso tayo sa laban sa pagbibenta ng mainigan na wildlife. Ayon pa sa Protected Areas and Wildlife Bureau, PAWBI ng DNR, ang ganitong kalakalan ang isa sa mga pagnagkukuhanan ng pondo ng mga African terrorists. Samantala, Jiggy, nakatakda namang sunugin sa crematorium ng Bureau of Animal Industry ang mga sinirang elephantas. Jiggy? At Marisol, pakikwento mo nga sa amin kung gaano katigas yung mga elephantas na ito nung nakita mo habang sinasagasaan ng pison, dinudurog ng bako. Hindi agad-agad nadurog, di ba? Oo, Jiggy, ang sa katunayan, napakatagal ano, para sa 5 toneladang mga elephantas na yan. Ang tagal ng oras na dinugo nila para masira. Kitang-kita nyo naman kung gaano katigas yan. Parang binabagsakan o pinupukpok na nga ng bako, hindi pa rin talaga ito madurog ng maayos. Kaya ginamitan na ito ng pison. Pero kahit mismo talagang kumbaga sinagasan ito ng pison, parang wala lang. Parang hindi man umuubra ang pison doon, kaya kailangan durugo nila dito sa bako bago talaga nila masira ang mga ito dahil ganun siya katigas at ganun siya katibay dito. At saka ultimong yung maliliit na natitirang mga kumbaga parang piraso ng task, talagang kinukolekta pa rin ito mga taga DNR. Bakit ganun? That's right, Jiggy, kanina hindi pa iwasan, no? Na may tinatawag na parang mga debris. So pag dinawasan, may mga tumitilapon na mga maliliit na bahagi, no? Pero kahit yung ganun, talagang mahigpit tayo pinagbilinan ng mga taga-DNR na wag yan gagawing souvenir, wag na wag daw yan kukunin, kundi ibalik pa rin sa kanila. Unang-una na nga, ito lang ang pagpapakita natin sa suporta na rin ng ating gobyerno na hindi natin tinotolerate ang paggamit ng mga ito, dahil unang-una, illegal nga ito at nanggaling daw mismo ito. Hindi naman daw kasi ito, Jiggy, na nukay lang mula sa lupa na gaya ng mahalagang bato, kundi galing po mismo ito sa buhay ng mga elepanteng kinatay para lamang makuha ang kanilang mga tasks. Maraming salamat, Marisol Abdurman.